I'm sorry, ma'am, but I'm here to teach Filipino language. Hindi para maging assistant ng anak niyo po. Diretsong saad ni Honey. Kanina pa siya nakikipag-usap ng maayos sa kanyang amo, which is ang ina ng kanyang tuturuan sana ng Filipino na lingwahe. Nagka-conflict kasi dahil napag-alaman ni Honey na hindi pala pagiging guro ang trabaho niya, kundi assistant. Buti na lang at marunong mag-Filipino ang kanyang kausap. I'm sorry, Iha. Maybe the agency lied to you. Pero kung ayaw mo talaga na maging assistant, we can also send you back in the Philippines. Puna ng kanyang amo. Napahinga ng malalim si Honey. Nasa Korea na siya at malayo na sa Pilipinas. Iniisip niya kung babalik siya, panibagong gastos na naman. Paano na lang ang pamilya niya na umaasa sa kanya? I'll give it a try po. Hindi ko kasi forte ang pagiging assistant kaya baka magkamali ako. Saad pa ni Honey. Ngumiti ang kanyang among babae. Huwag kang mag-alala, okay lang iyan. Hindi naman kailangan na mayroong experience eh. Sige po. Taka lang, sino po ang i-assist ko? Takang tanong ni Honey at nilibot ang tingin sa buong mansyon. Walang ibang tao bukod sa kanilang dalawa at ang mga maids na may kanya-kanya ring ginagawa. My son, paparating na siya rito para sa family dinner namin. Monday to Friday kasi ay nasa kondo siya nanunuluyan dahil malapit lang ito sa eskwelahan kung saan siya nag-aaral. Paliwanag nito. Napatango si Honey. Hindi na rin masama dahil estudyante pa. Pwede niya rin itong turuan kung gugustuhin ito. Okay po. Regarding sa trabaho ko, may kontrata po ba? Pangunguna na agad ni Honey. Noong pumunta kasi siya rito sa Korea, ay wala siyang kontrata na pinirmahan sa agency. Kaya rin siguro naloko siya. Wala. You're free to work kung kailan mo gusto. Pwede ka rin umalis kung ayaw mo na. Puna ng kanyang amo. Dahilan para mapakunot ang noon niya. Ramdam na agad niya na may mali. Nagtataka man, ay tumango na lamang si Honey. Agad silang pumunta sa kwarto kung saan siya panandalian natitira. Nilibot ni Honey ang buong silid. Sa disenyo pa lang, ay para na siyang nasa 5-star hotel. Pahinga ka muna. Baba ka na lang kapag 6 PM na para sabay-sabay tayong kakain. Bilin sa kanya ng kanyang amo. Ngumiti si Honey at tumango. Sige po, salamat. Nang mawala ang kanyang amo, ay agad na sinarado ni Honey ang pinto at saka binato ang sarili sa kama. Thank you, Lord. Na-scam man. At least, bawi naman sa amo na mabait. Nasa Korea na rin ako sa wakas. Dream come true talaga ito para sa akin. Puna ni Honey habang nakayakap sa unan na kasing lambot ng marshmallow. Saktong 6 PM ay bumaba na si Honey. Simpleng cotton na jacket at jogger lang ang kanyang suot. Balot na balot siya dahil sa lamig. Hindi pa kasi siya sanay sa klima sa Korea. Excuse me, pwedeng magpaturo kung saan ang dining area? Tanong pa ni Honey sa isang kasambahay sabay kalabit sa balikat nito. Pero mukhang maling kasambahay yata ang napakiusapan niya. Tumaas kasi ang kilay nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Miss, ihahatid na lang po kita. Saad ng isang katulong at inakay siya. Nagpahila naman si Honey at hindi na nagbalak pa na tignan ang kasambahay na tinanong niya kanina. Huwag mo na lang po pansinin yun, miss. Masungit kasi yun. Mana sa mayordoma rito. Palibhasa nga, walang boyfriend kaya ganun. Kwento pa ng kasambahay na tumulong sa kanya at humagit-gik. Napatawa naman si Honey at tumango. May ma-attitude rin pala rito. Akala ko sa Pilipinas lang. Puna ni Honey. Nah, we're also Filipino kaya alam mo na, hindi na iiwan ang pagiging ma-attitude niya sa Pilipinas. Napao naman si Honey. Hindi naman kasi halata sa mukha nito na Pinay dahil ang mukha niya ay pasok na sa Korean standards. Ang akala lang niya ay nasanay lang sa wikang Filipino kung kaya bihasa sa Filipino. Dito na po, miss. Pasok ko na lang po. Bye-bye. Agad na humarurot pa alis ang kasambahay, kaya hindi na nakapagpasalamat pa si Honey. Nagkibit-balikat na lamang siya at saka pumasok. Pagpasok niya ay sa kanya agad nabaling ang atensyon, except sa isang tao na nakatalikod pa rin sa kanya at hindi man lang nag-abala na tignan siya. Good evening po. Nauutal na bati ni Honey at saka nag-bend ng kaunti para yumuko.
hindi niya mapigilang mautal dahil sa talim ng tingin ng asawa ng amo niyang babae. Hindi niya ito nakita kanina, kaya hindi niya ito kilala pa. "Good evening, honey. Please take a seat. Kakain na tayo." Puna ng amo niyang babae. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Honey at agad na umupo. Marami namang space ngunit hindi niya alam kung bakit sa tabi pa ng lalaki na hindi tumingin kanina siya umupo. Sa peripheral vision ni Honey, kitang-kita niya ang matangos na ilong at pinkish na lips nito. Napalunok na lamang si Honey at yumuko ng kaunti. Pagkatapos magdasal ay kumain na sila. Tahimik lang ang mga ito at tanging ingay lang sa kubyertos ang nagbibigay ingay. "Mom, I'll go to Paris next week. I need to buy something." Puna ng kanyang katabi. Hindi mapigilan ni Honey na mapatigil sa pagnguya. Ang boses kasi nito ay sobrang lamig. "No, I won't let you go in Paris." Sagot naman ang amo nito na tila pinal na ang desisyon. Sa peripheral vision ni Honey ay nakita niya ang pagnisi nito. "I didn't ask your permission, Mom. I'm just informing you." Malditong puna nito dahilan para mapalingon si Honey sa kanya habang nakataas ang kilay. Walang modo. Iyan lang ang madedefine ni Honey sa lalaki. Sa paglingon ni Honey ay lumingon din sa kanya ang lalaki. Halos matunaw na agad si Honey nang titigan siya nito. Imbes na sumbatan at sabihan na kausapin ng maayos ang nanay niya, ay napaiwas na lamang ng tingin si Honey. Hindi niya alam, ngunit nanlalambot ang tuhod niya sa titig nito. "And who are you? My new adopted sister?" Hula nito habang nakataas pa rin ang kilay. Tinuro ni Honey ang kanyang sarili. "Me? Oh, sorry. I forgot to introduce myself. Anyway, I'm Honey Fernandez, your assistant." Pakilala ni Honey sa kanyang sarili at talagang diniinan pa ang salitang "your assistant." Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha nito dahil sa sinabi ni Honey. Parang nilagay sa gilid ang dila nito sanhi para lumaki ang pisngi nito. "Mom, what is this?" Seryosong tanong nito sa ina. Nagkibit-balikat ang ina na para bang wala lang ang reaksyon ng kanyang anak. "Well, as she said, she's your assistant. I told you, I'll find you a better one." Puna ng ina. Marahan na pinahid ng lalaki ang tissue sa bibig nito at saka padabog na sumandal sa upuan. "Really, Mom? Until when you are going to stop that? Until I break someone's leg?" Napalunok agad si Honey. Mukhang seryoso sila at talagang naipit lang siya. Masarap naman ang ulam pero parang hindi na ito nalalasahan ni Honey dahil sa tensyon sa hapagkainan. "Rex, your mouth." Banta ng ama nito. "Rex sounds sex. Mukhang playboy." Komento ni Honey sa kanyang isipan. Nakita ni Honey ang pag-ikot ng mata ni Rex. "I don't like it when someone is ordering me, Dad. It's suffocating. Anyway, I'm done." Mabilis itong tumayo. Sinundan lamang ito ng tingin ni Honey hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Honey kaya napatingin siya sa kanyang amo. "I'm sorry for that, Honey. Now alam mo na kung sino ang magiging amo mo. Pwede ka pang mag-back out." Puna ng ina nito. Umiling si Honey at ngumiti. "Hindi na po. Mukhang hindi naman ganoon kasama ang ugali niya. Kaya okay lang." Pursigidong saad ni Honey. Napalunok na lamang siya sa pagiging sinungaling niya. Mukha pa lang kasi nito ay parang papatayin ka na. "Thank you so much, Iha. Let's continue eating. Isipin mo na lang na hindi nangyari iyon." Tumango lamang si Honey sa puna ng kanyang amo at nag-focus na sa pagkain. Kinabukasan, hindi alam ni Honey kung ano ang uunahin. Kung pupunta ba siya kay Rex para pagsilbihan o ano. Alam naman niyang nagsimula na ang kanyang trabaho ngunit hindi niya alam kung paano o saan siya magsisimula. Dahil sa pagkabalisa, lumabas na lamang si Honey sa kwarto at saka nagpaturo sa mga katulong kung saan ang kwarto ni Rex. Buti na nga lang at hindi ma-attitude ang katulong na kanyang napagtanungan. Nasa labas na si Honey sa kwarto ni Rex. Nagdadalawang isip siya kung kakatukin niya ba o hindi. Parang gusto na niyang mag-back out. Kakaiba kasi ang aura nito. Parang gigil sa mga taong nasa paligid niya. Naglakas loob na lamang si Honey.
Kumatok siya ngunit walang sumagot kaya dahan-dahan na lamang niyang binuksan ang pinto at sumilip. Para siyang aswang dahil ang kalahati ng kanyang katawan ay nasa loob at ang kalahati naman ay nasa labas. Nilibot niya ang kanyang tingin sa buong silid. Malinis, mabango, ngunit madilim. Puro itim kasi ang kulay ng dingding nito. Pati kama ay itim din. Napitlag si Honey nang biglang bumukas ang pinto ng CR. Dahil doon, napatingin sa kanya si Rex at napatigil sa pagpupudas ng buhok nito. Nag-gesture si Rex na palapitin siya. Kahit alam naman ni Honey na siya ang tinutukoy nito, ay tinanong niya pa at tinuro ang sarili. Ako? Tumango si Rex. Napalunok naman si Honey at walang ingay na pumasok. Hindi niya sinarado ang pinto, ngunit laking gulat niya na bigla itong nagsarado. Napagtanto niya na automatic pala ang pinto ng kwarto nito. Bakit? Lakas loob na tanong ni Honey habang pilit iniiwasan ang mukha nito, lalong-lalo na ang katawan nito. Tanging tuwalya lang kasi ang nakatakip sa ibabang bahagi at ang taas ay nakabandera. Ladlad ang 8-pack abs. Kahit sulyap lang ay nahalata pa rin ito ni Honey. Why are you here? Taas kilay na tanong nito at tinalikuran si Honey pagkatapos ay umupo sa vanity table. Yes, mayroon siyang ganun. Nakahilera pa ang mga skincare nito. Are you gay? Balik na tanong ni Honey habang nakatingin sa mga skincare nito. Nang umangat ang tingin niya, agad naman siyang napaatras. Sobrang lalim kasi ng tingin nito. Me? A gay? Are you joking, miss? O baka gusto mo lang magpapansin? Well, you look good. Hindi na masama. Puno nito at binasa pa ang labi dahilan para mapalunok si Honey. Sorry, nagtaka lang kasi ako. Marami ka kasing skincare. Daig mo pa ako. Komento pa ni Honey. So, kasalanan ko ba kung marami akong meron na wala ka? Supladong tanong nito, dahilan para mapangiwi si Honey. Hindi naman sir, nagtataka lang. Anyway, may iutos ka po ba? Pag-iiba ni Honey sa usapan. Wait, you know how to speak Filipino? Namangha na tanong ni Honey nang mapansin na nag-Filipino ito kanina. May pagkaslang, pero sakto naman ang grammar. Rex smirked. Of course. Anong tingin mo sa akin? Bobo? Napangiwi na lamang si Honey, pero may parte naman sa kanya na masaya. Kahit papaano ay hindi pala mauubos ang Ingles niya rito sa Korea. Sir, huwag mo sanang masamain ha. Pero bakit ang suplado mo? Tanong pa ni Honey dahilan para paikutin ito ang upuan paharap kay Honey. Ikaw, bakit ba ang dami mong tanong? Do you want me to shut your mouth using my mouth? Sabihin mo lang, libre lang to. Walang bayad kapag ikaw. Puno nito at ngumisi pa. No thanks, mas pipiliin ko pang lipstick ang lalapat sa labi ko kaysa ang labi mo. Saad pa ni Honey. Dahil sinabing iyon ni Honey ay kumuha si Rex ng lipstick at nag-apply habang nakatingin lang ng diretso kay Honey. Patago naman ang palunok si Honey. Nang tumayo si Rex at naglakad palapit kay Honey, ay agad na nataranta si Honey. What are you doing? Tanong ni Honey habang naglalakad palapit sa kanya si Rex. Ay umaatras naman din siya. Hindi umimik si Rex hanggang sa ma-corner nito si Honey sa dingding. I put some lipstick on my lips. I guess that's counted, right? Isang mapaglarong ngisi ang pinakita ni Rex. Kaya naman napalunok si Honey. Hindi niya alam kung saan titingin. Sa bababa na ang ibabang bahagi naman nito ang bubungad o diretso lang na ang dibdib din ito ang makikita. Stop that, sir. I'm here to work. Hindi para lumandi. Matapang na saad ni Honey habang pinipilit na itulak si Rex. Dahil malakas si Rex ay hindi ito tinablan. Bagkos, nilapit pa nito ang kanyang mukha kay Honey. Oh, Honey. It's not bad to flirt. Napaiwas ng tingin si Honey. Honey naman ang pangalan niya, pero kapag si Rex ang babanggit, parang iba ang kahulugan. Parang inaakit siya nito. Kita ni Honey kung paano basain ni Rex ang labi. Stop that, Rex! God! Gwapo ka sana pero ang landi mo naman! Hindi na mapigilan ni Honey na sumigaw. That wasn't intentional.
Iyon lang talaga ang alam niyang paraan para lubayan siya nito. Lumayo si Rex kay Honey, kaya naman nakahinga si Honey ng maluwag. Get out! Nagtitimping saan nito habang tinuro ang pinto. Hindi agad makagalaw si Honey. Nagulat siya sa bigla ang pagbabago ng tono nito. Get out! Pag-uulit nito. Dahil sa pagkataranta ni Honey ay aksidente niyang nahagip ang tuwalya nito. Dahilan para mapatigil siya. Bago pa niya makita ang ibabang bahagi nito, ay hinapit na siya agad ni Rex sa bewang at saka pinatingin kay Rex. Don't move. Mariin na utos ni Rex habang nakatingin lang din sa kanya. Tarantang tumango si Honey. Okay. Nauutal niyang saad. Naramdaman niyang inayos nito ang tuwalya. Hindi na nagkamali pa si Honey na gumalaw. Diretso ang kanyang tingin kay Rex pababa sa labi nito. Honey, turn around. Hindi na nagtanong pa si Honey at agad na niyang sinunod si Rex. Ilang sandali pa ay peke na umubo si Rex. Humarap ka na. Sinunod naman ito ni Honey ang sinabi nito. Nakahinga siya ng maluwag na makitang desente na ang damit nito. Nakashort na at t-shirt. Honey hummed. Wala ka bang ipapagawa? Dahil kung wala na, aalis na ako. Wala na. Just write your number in a piece of paper para tatawagan na lang kita if may papagawa ko. And also, babalik na ako sa kondo ko bukas. Prepare your things dahil doon katitira kasama ko. Puno nito na ikinagulat ni Honey. What? Hindi makapaniwala na tanong ni Honey. Parang bestado na agad siya kung sa kondo siya nito titira. In a one roof with him lang, is it good? Sa inakto nito kanina, halatang playboy. Lalaking hindi marunong makontento sa isa. I already said it loud and clear, Honey. Now, kung ayaw mong sumama sa akin, you're free to quit. Well, mas mabuti na yon para iwas sakit sa ulo. Saad nito at ngumiti pa ng nakakaloko. Napaiwas si Honey ng tingin. Fine. What time ang alis natin bukas? Pursigidong tanong ni Honey habang nakipaglaban sa mapaglarong ngisi nito. 6 a.m. sharp, Honey. Don't be late. Dahil ayaw ko sa mga mabagal. Okay. Ayaw ko rin naman sa mga masungit. Sigunda naman ni Honey dahilan para mapataas ang kilay ni Rex. Excuse me? Are you referring to me? Oh, hindi. Bakit? Tinamaan ka ba? Sorry naman. Turn na naman ni Honey nang umisi. Si Rex naman ay umuusok na agad ang ilong. Get out! Ayoko sa maiingay. Kakarindi. Tumalikod si Honey kay Rex. Okay. Ayaw ko rin naman sa malandi. Bye! Puna ni Honey at kumaway pa. Pagkatapos ay humarurot ng takbo. Takot lang niya na maabutan ni Rex baka i-corner na naman siya nito. Kinabukasan ay kabado na naman si Honey. Ngayong araw kasi magsisimula ang totoong trabaho niya as an assistant. Honey, kung may gagawin sa'yo si Rex na masama, tumawag ka kaagad sa akin, okay? Kung tatakutin ka man niya, ay huwag kang padadala. Paalala ulit ng ina nito. Hindi alam ni Honey kung ilang beses na siya nitong pinapaalalahanan. Parang sinasabi tuloy nito kung gaano kasama ang anak niya. Parang siyang tinatakot dahil sa puna nito. Bago pa bumuka ang bibig ni Honey, ay isang baritonong boses ang kanilang narinig. Mom, I heard you. Stop making her overthink. Ikaw rin, baka umatras yan. Wala nang sumisip-sip sa'yo. Baka sa boses nito ang pang-aasar kung kaya napaikot na lamang ng mata ang ina. Kung hindi ka ba naman kilalang matigas na ulo, edi sana hindi ko paalalahanan si Honey ng ganito. Sarkaskamong saad ng ina ni Rex at saka pinaglandas ang kamay. Mom, walang ulo na malambot. Maliban na lang kung walang laman ng ulo. Piloso po naman ni Rex. Napabuga na lamang ng hangin ang ina nito at tumingin kay Honey. Iha, sana hindi mo ito mapatay. Habaan mo sana ang pasensya mo. Pakiusap nito. Ngumiti si Honey. Hindi ko po iyon. Mom, siya talaga ang pagsasabihin mo? What about me? Baka mamaya, siya ang mapatay ko. Mapatay sa sarap. Singit nito at ngumisi pa pagkatapos ay binasa ang labi. Mabilis na tinanggal ng ina ni Rex ang tsinelas pagkatapos ay binato kay Rex. Bastos! Mahiya ka naman kay Honey!
ng gagalaiting sigaw ng ina ni Rex habang si Rex ay napailing lang. Tumatawa pa ang loko. Whoa, that was close, Mom. You should do some training next time para ma-perfect mo na. Suhasyon pa nito. Rex is clearly a headache. Base pa lang sa kung paano nito kausapin ang kanyang pamilya, ay mahahalata mo na talagang sakit ito sa ulo. Pumasok na si Rex sa driver's seat kung kaya nagpaalam na si Honey sa ama ni Rex. Sinabihan pa siya nito ng good luck kaya isang pilit ng ngiti lamang ang kanyang iginawad. Sa kalagitnaan ng biyahe ay pareho ng walang imik ang dalawa. Diretso lang ang tingin ni Rex sa daan habang si Honey naman ay sinusubaybayan ang mga bahay o building na kanilang madadaanan. You look nervous. San ka ba kinakabahan? Tinignan ni Honey si Rex kung seryoso ba ito sa tanong niya. Nang makitang hindi naman ito nang aasar, ay sumagot din ng maayos si Honey. I'm not nervous. Nanibago lang ako sa klima rito. Ang lamig din pala kahit naka-jacket na. Puno pa ni Honey habang hinahaplos ang braso. You should wear something thick. Hindi tatalabang ganyang jacket dito sa Korea. Suhestyon ito at pinasadahan pa ng tingin ang kanyang jacket na hindi naman masyadong manipis. Hindi mapigilan ni Honey na mapatitig kay Rex. Ito ang unang pagkakataon na nakausap niya ng matino si Rex. Sige, bibili rin ako ngayong buwan. Bakit hindi ngayon? I can go with you. Pwede kitang samahan sa mga shop na nag-o-offer ng mura pero maganda ang quality. Next time na lang, tsaka na kapag sweldo ko. Diretsong puna ni Honey at hindi na naghahanap pa ng ibang alibay kung bakit hindi siya makabibili. Talaga naman kasing wala siyang pera. Tumango si Rex. Okay, I have a lot of jackets that I didn't use, so I'll give you those. Bakit ang bait mo yata ngayon? Hindi maiwasan na itanong ni Honey. Ibang-iba kasi sa Rex na nakilala niya kahapon. Marahan na tumawa si Rex at pinitik ang noon nito. Don't overthink. Ayoko lang na makikita ako ng mga kaibigan ko na may kasama akong musmus. Baka isipin pa nila nag-ampon ako ng basura. Napanguso si Honey. May ibang pahiwatig lang pala ang pagtulong nito. Akala pa naman ni Honey ay nagbago na. Ang mean mo, alam mo ba yun? Nagkibit balikat si Rex sa tanong ni Honey. Hindi ko alam. Napabuga na lamang si Honey at ibinaling ang tingin sa bintana. Ang ganda talaga rito. Bulalas ni Honey na narinig naman ni Rex. Philippines is more beautiful than Korea. Komento naman ito dahilan para mapabaling ang atensyon ni Honey kay Rex. Nakapunta ka na sa Pilipinas? Tanong ni Honey. Tumango si Rex. Namangha naman si Honey. Iba talaga kapag mayaman. Anong nagustuhan mo sa Pilipinas? Curious na tanong ni Honey. Secret. I'll tell you kapag close na tayo. Napanguso si Honey. Then, let's be friends para magiging close tayo. I don't want a friend. I want more than that. Sagot ni Rex. Napangiwi si Honey. You really like to flirt, ha? Ngumisi si Rex. I do. I wonder kung maaakit din kaya kita. That won't happen, Rex. We, Pilipina, aren't easy to get. I know. That's why I find it interesting. Hindi na umimik pa si Honey. Baka kasi kung saan pa mapunta ang usapan nila. Pagkarating sa kondo ay agad na tinuro ni Rex kung saan ang kwarto ni Honey. Kung hindi ka komportable, you can sleep on my bed also. King size rin yun. Comfy. Mas comfy pa riyan. Suhestyon ni Rex na ikinailing na lamang ni Honey. Salamat, sir. Pero parang mas maganda naman itong kwarto ko kaya dito na lang ako. Kung hindi mo mamasamain, isasarado ko na ang pinto dahil ako mag-aayos na. Pakiusap naman ni Honey. Hindi na talaga siya nanibago at talagang nasanay na kahit pangalawang araw pa lang niya. Tumawa sa kanya si Rex. Okay, after that, magluto ka ng lunch natin. Walang katulong kaya ikaw magluluto. Utos nito. Pagod man ay tumango lang si Honey. Instant katulong din pala siya. 11:30 na nang matapos si Honey. Humiga muna siya saglit at dinamdam ang malambot na kama pagkatapos ay tumayo na rin. Paglabas sa kwarto ay wala si Rex kung kaya hinuha ni Honey ay nasa kwarto ito. Nagsaing muna si Honey. Habang nagsasaing, hinahanda niya ang mga gamit at sangkap para sa lulutuin niyang sinigang. May karneng baboy at Chinese pechay naman kaya okay na.
saktong natapos na si Honey sa pagluluto ng sinigang at lumabas na si Rex sa kwarto. Oh, you're cooking. Kaya pala umabot sa kwarto ko ang amoy. What's that? Seems tasty, ha? Kumento agad ni Rex habang sinisilip ang ginagawa ni Honey. Sinigang lang ang niluto ko. Umupo ka na, gagakain na tayo. Utos naman ni Honey nang hindi tumitingin kay Rex. Inayos ni Honey ang lamesa. Ang kanin at ulam ay kanya nang nilagay sa mesa. Takam na takam naman si Rex kaya agad nang kumuha si Honey ng dalawang plato at kubyertos. Hindi muna kumain si Honey. Tinignan niya muna ang reaksyon nito. Yuck! Bakit ang alat? Taliwas sa naisip ni Honey ang naging reaksyon nito. Akala niya ay magugustuhan nito pero hindi pala. Dahil sa hiya, ay agad na tinikman ulit ni Honey ang sinigang. Napakunot ang noon niya nang hindi naman ito maalat. Sakto lang ang lasa at ang asim. Nang marinig niya ang mahinang tawa ni Rex, ay doon niya napagtanto na pinaglalaroan lang pala siya nito. Your reaction is so priceless, Honey. Natatawang puna ni Rex dahilan para tignan ni Honey ito ng masama. Ang sama mo. Bahala ka riyan. Padabog na tumayo si Honey. Nakailang hakbang pa lang nang pigilan siya ni Rex sa kamay. Naramdaman ni Honey ang kuryente sa katawan dahil sa biglang paghawak nito. Hey, that was just a joke. Kumain na tayo. Ayaw pa nito. Nakahinga ng maluwag si Honey nang binitawan nito ang kanyang kamay. She can't help to wonder kung nararamdaman din ba nito ang nararamdaman niya. The electricity. Ge, kumain ka na lang dyan. Mamaya na ako kapag tapos ka na. Saan ni Honey at lumakad ulit. Nakailang hakbang pa lang siya nang nagsalita na naman si Rex. Kakain ka? O ikaw ang kakainin ko? Sa choices ni Rex ay walang gustong piliin si Honey. Pero dahil alam niyang matigas ang ulo nito at may isang salita talaga, ay pinili na lamang niya ang unang sinabi nito. Eto na po, babalik na para kumain ka mahalan. Napipilitang puna ni Honey. Ngumisi si Rex. Good. You and your food are both tasty for sure. Okay lang naman sa akin kung ano ang piliin mo. I can eat. God! Rex naman! Pwede bang babaan mo naman ang level ng pagiging bastos mo? Nasa hapag tayo for God's sake! Naiinis na saad ni Honey. Tumawa si Rex at nag-hand gesture pa na parang sumerender. Chill. Sinabihan lang naman kita para maging aware ka. Puno pa nito at kumindat. Napaikot na lamang si Honey sa kanyang mata. Alam ko na kung gaano ka kalandi. Kaya please lang. Kahit sa hapag lang, huwag mong dalhin ang pagiging bastos mo rito. Pakiusap ni Honey. Umakto si Rex na parang nag-iisip. Kung susundin ko ang utos po, anong mapapala ko? There should be a reward. Para naman ganahan ako sundin ang utos mo. Nakangising saan nito. Napailing si Honey. Never mind. Forget it. Natapos ang lunch ni Honey na panaydada si Rex. Hindi naman ito pinapansin ni Honey. Not unless importante talaga. Ngayon, nasa sala na sila. Nakaupo sa couch kaharap ang malaking transparent na salamin kung saan tanaw ang malalaking building sa labas at ang mga cherry blossoms. Ang lonely mo naman tignan dyan. Wala ka bang gustong puntahan? Pambabasag ni Rex sa katahimikan at umupo sa kabilang sofa. Umiling si Honey. I'm tired. Gusto kong matulog. Punapan niya. Dan, dapat nasa kwarto ka ngayon para makapagpahinga ka. Saad pa nito? Hindi ako makatulog sa kwarto. Nanibago ako. Okay. Sa kwarto lang ako. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. For now, sulitin mo na lang habang wala pa. Baka mamaya, tad-tad ka na sa utos. Advice pa nito na ikinangwi ni Honey. Gaya ng utos nito, pinilit ni Honey na pumikit. Dahil malamig naman, ay agad na hinila si Honey ng antok. Pagkagising niya ay ilaw mula sa loob ng kondo ang bumungad sa kanya. May nakatakip na rin na kurtina sa salamin. Mabilis na tumayo si Honey nang maalala niyang kailangan niya palang magluto ng dinner. Pero pagkarating niya sa kusina ay si Rex na naka-apron ang nabungaran niya. Naghahalo ng kung ano-ano sa kawali. Wow! Gising ka na pala, kamahalan.
Ramdam ni Honey ang sarkaskamo sa boses nito, kung kaya napangiwi na lamang si Honey. Sorry naman, dapat ginising mo na lang ako. Puna pa ni Honey. So, kasalanan ko pa. FYI, ginising kita pero naghihilig ka. Para kang mantika kung matulog. Pagsusungit ito, mumuso si Honey. Sorry naman, napasarap lang ang tulog ko. Kita ko nga, huwag mo nang sabihin. Napakamot na lamang sa batok si Honey at saka tinulungan si Rex na maghanda. Lumpia lang pala ang niluto nito. Halatang nagmamadali dahil iyong lumpia na ready to cook ang niluto niya. Matapos kumain ay si Honey ang naghugas ng pinggan. Pagkatapos maghugas ni Honey ay naabutan pa niya si Rex na may kinakalikot sa kanyang laptop. What are you doing? Kuryosong tanong ni Honey. Watching porn. Mabilis na naibato ni Honey ang unan sa sofa dahil sa sagot nito. Kita naman niyang hindi porn ang kinakalikot nito, ngunit hindi niya mapigilan mag-react. What was that? Taas kilay na tanong nito at tinabi ang laptop. That was just an accident. Pagsisinungaling naman ni Honey. Accident? May aksidente bang ganun kalakas? Mayroon. Ngayon pa lang nangyari. Pamimeloso po pa ni Honey. Tumitig si Rex kay Honey kaya napaiwas na lamang si Honey ng tingin. Maganda ka pala. Bulalas ni Rex dahilan para masamid si Honey sa sarili niyang laway. Alam ko, confident pa na sa ad ni Honey. Napabuhak-hak naman si Rex bigla dahilan para tignan siya ni Honey ng masama. Taas din pala ng confidence mo, no? Honey, that was just a joke. Naniwala ka naman. Naiiling na sa ad ni Rex. Umusok naman agad ang puna ni Honey dahil sa sinabi ni Rex. Dahil doon, nakaisip agad si Honey ng ideya. Rex, tawag pa ni Honey nito. Calling his name is new to her. Ito ang unang beses na tinawag niya si Rex sa pangalan niya. Kadalasan kasi ay boss, sir o kamahalan. Lumingon sa kanya si Rex kaya ngumiti naman ang matamis si Honey pagkatapos ay lumapit siya sa pwesto nito. Nang makalapit, ay umupo siya sa tabi nito. Hindi muna nagsalita si Honey at tumitig lang kay Rex na nakangiti. Mula sa mata papunta sa labi ang tingin ni Honey. I like you. Your lips is tempting. Can I taste that one? Biro pa ni Honey. Sinadya pang gawing mapang-akit ang tono ng boses niya. Pero imbis na magulat si Rex, ay si Honey ang nagulat nang inilapit ni Rex ang kanyang mukha at ngumisi. Sure, Honey. Where do you want to taste first? Sa baba ba? O sa itaas? Rex's voice is very husky. Dahilan para mapalunok si Honey. Akbang aatras na sana si Honey, ngunit agad na hinarang ni Rex ang kanyang kamay dahilan para ma-corner nito si Honey. Paulit-ulit namang napamura si Honey sa kanyang isipan. Tila mali pa ang ginawa niyang biro kay Rex. What? Nanduduwag ka na? Ikaw ang naghamon, di ba? Now, taste my lips, Honey. Paghahamon pa ni Rex at mas lalong nilapit ang mukha. Tinagilid na lamang ni Honey ang kanyang mukha. Hinahayaan na ang mainit nitong hininga na tumaas sa kanyang leeg. That was just a joke also. Nauutal na sa ad ni Honey. He heard him chuckling. Well, hindi ako tumatanggap ng joke, Honey. What if gawin mo na lang? Okay lang naman sa akin. Malanding po na nito. Tigil ang ginawang paghinga ni Honey. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nataranta na siya, lalo na noong hinawakan ni Rex ang kanyang baba para ipaharap nito. What now? I'm waiting. Kung ayaw mo, ako na lang ang gagawa. Hindi pa nakasagot si Honey ay agad nang nilapat ni Rex ang labi nito sa labi niya. Isang ngisi agad ang pinakawalan ni Rex matapos halikan si Honey. Your lips taste good. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Rex nang isang malutong na sampal ang natanggap ni Rex. Si Honey naman ay nanginginig. Hindi niya alam kung saan, sa takot o sa galit. I told you, that was just a freaking joke! Nang gagalaiting sa ad ni Honey. Dumugo ang gilid ng labi ni Rex. Pinahiran ito ni Rex gamit ang labi at saka ngumisi kay Honey. Honey,
I told you hindi ako tumatanggap ng joke. Nagpaalam naman ako, di ba? Nagpaalam? Nagpapatawa ka ba? You kissed me instantly. Ni hindi mo hinintay ang sagot ko. And that's because you didn't answer. At akala ko gusto mo rin dahil hindi ka sumagot. Don't you remember? Silence means yes. Walang gustong mabastos, Rex. And I didn't answer dahil sa sobrang lapit mo sa akin. Parang isang buka pa lang ng bibig ko, lalapat na sa labi mo. And you expect me to answer? Honey fired back. Isang peke na tawa ang narinig ni Honey kay Rex. Sana hindi ka na lang ng joke ng ganun kung ayaw mo palang mabastos. Honey, you pushed me to that. Nanahimik ako pero ikaw ang lumapit kaya huwag mo kong sisihin. Puna pa ni Rex at tumayo bit-bit ang laptop nito. Natahimik si Honey. Rex has a point. Kasalanan din naman niya dahil nagbiro siya ng ganon. Marahan na lamang na napapikit si Honey at napahilamo sa palad habang nakikinig sa papalayong yapak nito. Kinabukasan, maagang gumising si Honey. Walang inikan ang dalawa habang nasa kusina. Nagulat pa nga si Honey nang makitang nakauniforme na si Rex. Pero nang maalala nito na nag-aaral pa pala si Rex ay pinagsuwalang bahala na niya ito. Busy si Honey sa pagtitimpla ng kanyang kape habang nasa likod niya si Rex. Nakaupo habang naghahanda ng sarili nitong baon. Ready the food. Kakain na tayo. Sa malamig na utos nito ay agad namang naging alerto si Honey. Hinanda niya ang mga kubyertos pagkatapos ay hinanda ang pagkain. Nakita ni Honey kung paano tumaas ang kilay ni Rex nang makitang isang plato lang mayroon sa mesa. Isa lang at para lang kay Rex. Hindi ka kakain? Bakit? Dahil pa rin kagabi? Taas kilay na tanong nito. Dahilan para mapakagat si Honey sa kanyang labi at mapapikit ng mariin. Busog ako. Nagtimpla kasi ako ng kape kaya okay lang ako. Alibay pa ni Honey na hindi nagustuhan ni Rex. You can leave if you're not comfortable with me. Ayoko yung hindi ako iniimikan. Matigas na puna ni Rex. Kahit pa natatakot ay hindi umalis si Honey. Totoong hindi siya komportable kay Rex. Hindi dahil sa natatakot siya nito kundi dahil sa ginawa niya kahapon. Alam niyang may kasalanan din siya kaya iyon nagawa ni Rex. I'm sorry. Putol ni Honey sa katahimikan habang pasulyap-sulyap ng tingin kay Rex na ngayon ay napatigil din sa pagnguya. Sorry rin. Mabilis na napatunghay si Honey. She didn't expect na magsusorry rin pala si Rex. Hindi niya inakala na ang dakilang masungit ay hihingi rin pala ng tawad. Akala kasi niya ay makikipagtagisan pa rin ito. Ngumiti si Honey kay Rex at ganoon din ang ginawa ni Rex. Hindi ka nagalit? Kumain na tayo. Ayaw ni Rex. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Honey at agad nang kinuha ang plato. Kanina pa siya gutom, pinipigilan lang niya dahil nahihiya siya kay Rex. Wow! Ang sarap din pala ng niluto ko! Bulalas ni Honey. Napailing si Rex at napatawa. Ang OA mo, toasted bread lang naman yan. Sa sinabi ni Rex ay napanguso na lamang si Honey. Kahit na, hindi naman lahat ng tao kayang gumawa ng perfect na toasted bread. Pamimilit pa ni Honey. Gusto talagang ibida ang kanyang toasted bread na nagawa. Walang perfect sa mundo. Pagkokorek pa ni Rex. Fine. Edi imperfect. Nakangusong saad ni Honey at inirapan si Rex. Sa kaloob-looban, natutuwa si Honey dahil balik na naman sila sa bangayan. Iyong mga simpleng bagay pero pinag-aawayan, pinapalaki. Matapos kumain ay naghugas na si Honey. Nagmamadali pa siya dahil baka may iuutos pa sa kanya si Rex. Balik eskwela pa naman dahil Lunes na. Sir, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Honey nang makitang may ginagawa ito sa lamesa ng sala. Umiling si Rex habang nakatalikod sa kanya. Wala, okay na ako rito. Pero if you insist to help, pakihanda na lang ng susi ko. Puna nito. Napailing na lamang si Honey. Bakit hindi na lang sabihin na nangangailangan nga ito ng tulong? Nang matapos si Rex sa kanyang ginagawa, ay nakasunod lang sa kanya si Honey. Tumigil lamang si Honey sa labas ng pintuan at saka sinundan lang si Rex ng tingin na papunta sa elevator. Pagkaalis ni Rex ay walang ibang ginawa si Honey kundi ang humilata. Wala rin naman kasing lilinisan sa kondo ni Rex kasi sobrang linis na nito
Lumabas si Honey sandali sa kanyang silid para sana uminom nang mapansin niya ang lunchbox ni Rex na naiwan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, ngunit nang maalala niyang wala pala siyang numero nito, ay dali-dali siyang pumanik para pasukin ang kwarto nito at tignan kung saan ba ito nag-aaral. Buti na lang at bukas ang kwarto nito, kaya nakapasok si Honey. Hindi niya pinansin ang mga design sa kwarto at agad nang pumunta sa table para humanap ng clue. Nang makita ang university sling ng ID sa mesa, ay agad itong pinuntahan ni Honey. Excuse me ma'am, ID po. Mabilis na napatigil si Honey sa pagpasok nang bigla siyang hinarang ng security guard. Medyo nahiya pa siya dahil may napatingin sa pwesto niya. Siguro dahil hindi naiintindihan ng iba ang sinasabi ng security guard dahil ibang lingwahe. Medyo nagulat pa si Honey dahil Pinoy pala ang security guard. Manong, may pinuntahan lang kasi ako dito. Naiwan po kasi ni Rex ang lunchbox niya. Saad pa ni Honey. Kita naman ni Honey kung paano nagulat ang security guard. Rex, are you referring to Rex Sarmiento, ma'am? Mabilis na ng patango si Honey. Yes po, I'm looking for him because he left his lunchbox po. Oh, you can go in now, ma'am. Feel free to stroll here in the university. Nagtataka man sa inakto ng security guard ay tumango lang si Honey. Hindi niya mapigilang mamangha nang makitang gaano kalaki ang university. Paano kita hahanapin ngayon? Bulalas ni Honey habang paulit-ulit na tumingin sa baon at sa building ng university. Kumilos na agad si Honey. Nagtanong-tanong pa siya sa mga estudyante dahil kung susuyurin niya talaga ang buong campus ay baka maabutan siya ng gabi. The engineering department is that building, ma'am. First floor for freshmen, second floor for sophomores, and so on. Agad na nagpasalamat si Honey sa kanyang napagtanungan. Dumiretso na agad siya sa pang-apat na palapag. At sinimulan ng suyurin ang 25 na silid aralan. Sa unang limang silid ay walang klase kaya magulo. Hinanap ng tingin niya si Rex ngunit wala. Sa kasunod na 5 pang silid ay ganoon rin. Hinahanap-hanap ng paningin ni Honey si Rex hanggang sa maburyo ito at hindi na nakapagpigil pa at agad na kinalabit ang isang estudyante. Excuse me, can I ask you something? Tanong niya sa estudyante. Ngumiti naman ang estudyante kaya nakahinga ng maluwag si Honey. Parang na-trauma na ata siya sa ma-attitude ng katulong na nakilala niya noon sa mansyon. Sure. Where is Rex Sarmiento's room? Tanong ni Honey. Marahan lamang siyang napadasal na sana kilala nito. Dahil wala na talaga siyang lakas pa para suyurin ang lahat ng silid sa 4th na palapag. Of course, he's famous here. Anyway, his room is the second to the last. Sagot ng estudyante. Mabilis na nagpasalamat si Honey. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit papaano ay hindi na niya kailangan pang gawing giraffe ang sarili para mahanap si Rex. Nasa 3rd room na si Honey mula sa pinakadulo na room kung kaya agad niyang inayos ang kanyang sarili. Nilalamig pa siya ngunit hindi niya ito ininda. Iyong jacket kasi na sinasabi ni Rex noon na ibibigay niya kay Honey ay nakalimutan ito na ibigay. Nahihiya naman si Honey na paalalahanin si Rex. Sinigurado muna ni Honey na maayos na ang kanyang sarili bago pumunta sa silid nito. Saktong pagtingin pa lang ni Honey ay nagtagpo na agad ang tingin nila ni Rex. Nakita ni Honey kung paano nagulat at natigilan si Rex sa kanyang ginagawa. Tinignan ni Honey ang buong silid kung may guro ba. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala at sakto rin dahil 11:30 na. Malapit na ang lunchtime. Hey, what are you doing here? Nagtatakang tanong ni Rex habang ang kamay nito ay nasa suot nitong jacket. Inabot naman ni Honey ang baon na naiwan ni Rex. Here, nakalimutan mong dalhin. What? Pumunta ka rito para lang dyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Rex. Napakunot naman ang noo si Honey. Hindi niya mapigilan na mapataas ng kilay dahil sa kakaibang tono ng boses nito. Yeah, of course. Wala kang makain kaya hinatid ko na. Mariin at seryosong saad ni Honey. Isang marahan na tawa ang narinig ni Honey mula kay Rex. Honey, hindi mo na kailangang ihatid to sa akin. Pwede naman akong kumain sa labas. Pero dahil hinatid mo, thank you pa rin. Naramdaman naman ni Honey na sincero si Rex kaya tumango siya.
No problem. Sige, salamat ah. Ingat ka sa pag-uwi. Hindi na pinakinggan ni Honey ang sinabi nito at tumalikod. Hindi niya mawari kung bakit nakaramdam siya ng sakit sa dibdib. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya nito. Hey, sino yun bro? Rinig niyang tanong ng isa sa mga kaklase niya. Sinadya niyang bagalan ang kanyang lakad para marinig ang sagot nito. Her? She's my assistant. Totoo naman ang sagot ni Rex, pero hindi niya maintindihan kung bakit nahihirapan siyang huminga. Nahihirapan na parabang nahihirapan din na tanggapin na assistant lang ang tingin nito. Pagkarating sa bahay ay humilata ulit si Honey hanggang sa makatulog siya. Nagising na lamang siya nang malapit na maggabi kaya kumain muna siya ng tanghalian. Nalipasan na siya ng gutom ngunit parang wala lang sa kanya. Narinig niyang may kumalabog sa labas. Hudyat na nakarating na si Rex mula sa university. Wow, kumain ka na? Hindi mo man lang ako hinintay. Nahiniga ni Honey ang pagtatampo nito, kung kaya napaikot na lamang niya ang kanyang mata. Here comes the playboy. Sigaw ni Honey sa kanyang isipan. Hindi pa ako kumakain. Hindi pa ako kumakain ng dinner. Lunch pa lang ito. Paglilinaw ni Honey. Mabilis na nabura ang ngiti ni Rex sa kanyang labi. Napakunot ang noo ni Rex. Napapalipas ka ng gutom? Matigas na tanong nito. Dahilan para mabaling ang tingin ni Honey kay Rex. Hindi naman. Nakatulog kasi ako kanina nung hinatid ko ang baon mo. Nagising ako ngayon lang talaga, kaya kumain agad ako. Paliwanag ni Honey. Okay, just don't do that next time. Pakiusap nito. Hindi mapigilan ni Honey na patagong ngumiti at tumango sa naging puna ni Rex. Kapag kasi nagkasakit ka, papagalitan ako ni Mommy. She will blame me if something bad will happen to you. Okay na sana iyong kanina, pero dahil sa idinagdag ni Rex, ay nawalan si Honey ng gana. Lahat ng tuwa na nararamdaman ni Honey kanina dahil akala niya nagki-care sa kanya si Rex, lahat iyon nawala. Mama pala nito ang iniisip niya at hindi siya. Hindi Honey, hindi ang assistant niya. Noted sir, pero huwag ka rin mag-alala. Kung sakaling magkasakit ako, hindi kita idadamay. Pangako yan. Puno ni Honey na may halong bitterness sa buto. Tumango si Rex. Okay, just making sure. Anyway, ako na magluluto ng dinner natin. Magbibihis lang ako. Hindi na sumagot pa si Honey at tumango lang dahil sinabi naman ni Rex na siya na ang magluluto. Pumunta na lamang si Honey sa sala at nanood ng mga palabas. Nasa kalagitnaan siya ng panonood ng commercial ng Sunsilk nang bigla siyang tinawag ni Rex. What? Nababagot na tanong ni Honey nang makarating siya sa kusina. Naabutan niya na nagpiprito si Rex. Umiwas si Rex sa kanya ng tingin. Pwede bang dito ka lang? Bakit? Akala ko ba ikaw magluluto? Taas kilay na tanong ni Honey. Napakamot si Rex sa batok. Ako nga, kailangan lang kita rito para may tagatikim ng luto ko. Palusot pa nito. Tinignan ni Honey ang niluto nito. Mas lalong tumaas ang kilay niya nang makita ang niluto ni Rex. Chicken curry lang naman yan. Paano ko titikman yan? Basta. Just eat, dahil malapit na rin itong matapos. Pangungulit pa nito. Sige, pero babalik lang ako sa sala. I-off ko muna yung TV tapos balik na lang ko rito. Saan ni Honey at hindi na hinintay pa ang sagot nito at agad nang umalis. Hindi tinupad ni Honey ang kanyang sinabi. Sinigurado niya muna na tapos na si Rex sa pagluluto bago niya pinatay ang telebisyon at pumunta sa kusina. Pagpasok niya, ay naabutan niya agad si Rex na hindi maitinta ang mukha habang nilalagay ang pagkain sa mesa. Sir, yung mukha mo ayusin mo. Nasa harap tayo ng pagkain. Saway ni Honey kay Rex. Sorry naman, madam. Sarkaskamong saad ito at inikutan pa siya ng mata. Napatawa naman si Honey at napailing. Grabe ka naman. Parang iyon lang nagtatampo ka na. Ikaw ha, napapansin ko na talaga na parang gusto mong nasa tabi mo lang ako palagi. Umamin ka nga sa akin, gusto mo na ba ako? Pagbibirong hirit pa ni Honey, kahit ang totoo ay parang siya pa ang nahulog kay Rex. Tumahimik ka nga, kung ano-ano ang kayabangan ng lumalabas sa bibig mo. Saway naman ito kay Honey. Napatawa naman si Honey. Peking tawa. Confirmed na talaga na gusto niya si Rex. Dahil sa simpleng asaran nila,
ay binibig deal na niya ito. Hindi kagaya noon na parang wala lang. Grabe ka naman, eto na, tatahimik na. Pagtatampo pa kunwari ni Honey, kahit ang totoo naman talaga ay nasasaktan. Payapa na kumain ang dalawa. Kagaya ng dati, si Honey ang naguhugas ng pinggan habang si Rex ay nasa sala na. Nakaupo sa sofa habang nanunood ng pelikula. Ano yan? Takang tanong ni Honey nang makitang bago lang sa kanya ang pelikula na pinanood ni Rex. Wait, iyan ba yung pelikula na may kakolab si Janella Salvador na Thai actor? Yung Under the Parallel Skies ba yun? Dagdag pa ni Honey nang mapansin na pamilyar sa kanya ang mga actors. Nagkibit-balikat lang si Rex. Siguro, hindi ko rin alam. Dumiretso lang ako sa interesting na part. Napangiwi na lamang si Honey sa naging sagot nito. Kahit kailan ay napaka-irresponsable talaga manood. Ang ending, i-judge na naman ang story kahit hindi pinanood ang unang bahagi. You should stop doing that. Kung manonood ka, dapat magsimula ka sa una. Hindi yung didiretso ka. Idaan mo naman sa process. Puna pa ni Honey. Sa sinabi ni Honey ay napatitig sa kanya si Rex. Hindi naman niya mapigilan na mapakunot noo at nagtaka kung ano pang mali ang sinabi niya. She tried to analyze hanggang sa nag-iba na rin ang ibig sabihin ni Honey sa kanyang salitang binitawan. Parang sinasabi lang niya na idaan sa process ang lahat. Okay, para sa'yo, gagawin ko. Hindi alam ni Honey kung matutuwa ba siya o hindi. Parang na-immune na kasi siya sa pagiging palabiro at playboy nito. Okay, good to hear that. Parang wala lang na saad ni Honey. Kahit na ang totoo, ay naguguluhan na rin siya. Kinabukasan ay hindi na nag-abala pa si Honey na gumising ng maaga. Holiday kasi kaya walang pasok. Batid din niya na hindi magigising ng maaga si Rex dahil talagang pinapanood nito ang pelikula ni Janella. Kagaya ng hula ni Honey, hindi pa nga gising si Rex. Alas 8 na, pero hindi pa ito lumalabas sa kwarto. Tapos na si Honey sa paggawa ng kanilang breakfast pero wala pa si Rex kaya napagdesisyonan na lamang ni Honey na mauna na lamang na kumain. Pagkatapos kumain, ay naligo na si Honey. Nag-apply ng konting makeup at gumawa ng note. Nakasulat doon na aalis lang siya sandali para maglakad-lakad. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, hindi mapigilan ni Honey na mamangha. Doon kasi sa Korea ay walang pake ang mga tao sa kung ano ang gagawin mo. Kanya-kanya ng trip kumbaga. Walang dala si Honey kahit isang yuan lang, kung kaya minabuti niya na hindi lumayo sa kondo ni Rex. Nang mabore na naman siya, ay bumalik na rin siya kaagad sa kondo. Where have you been? Malamig na boses agad ang bumungad kay Honey pagpasok niya sa kondo. Hindi naman niya pinansin si Rex at saka dumiretso lang sa sofa at saka umupo. Naglakad-lakad lang sa labas. Holiday naman at walang pasok kaya hindi na kita ginising. Sagot ni Honey. Naramdaman naman niya ang pag-upo nito sa armrest habang ginagamit na pangtukod nito ang kamay. Bakit hindi mo ako sinabihan? Hindi mo ba alam kung gaano ka delikado sa labas ngayon? May iniwan akong note, Rex. I'm sure nabasa mo iyan dahil kanina ka pa rito sa sala. Pagpuputol ni Honey sa sermon nito. Kahit na, dapat kasama ako. Oh, shut up, Rex. Sige ka, kapag ako nag-overthink, iisipin ko na talaga na may gusto ka sa akin. Pagbibiro pa ni Honey, ngunit hindi niya inaasahan ang ginawa ni Rex. Okay, then iisipin ko rin na may gusto ka sa akin para dalawa tayong mag-overthink. Saan ni Rex at ngumisi pa? Napailing na lamang si Honey. Baliw ka na talaga. Amo ba talaga kita? Pagkwe-question pa ni Honey kay Rex. Ngumisi si Rex. Sa tingin mo, assistant ba talaga kita? O iba na? Parehong nagsukatan ng tingin ang dalawa. Hanggang sa umiwas na lamang si Honey ng tingin dahil sa tensyon. Malamang amo kita. Kayo nagpapasweldo sa akin eh. Seryoso na po na ni Honey. Talaga? Bakit feeling ko? Iba na. Ilusyon ko lang ba yun? O baka naman, ayaw mo lang tanggapin. Isang mapang-asar na ngisi ang pinakita ni Rex. Napaiwas naman si Honey ng tingin kay Rex. Hindi na niya nakayanan kaya tumayo na lamang siya at umalis. Sa kwarto lang ako. Paalam ni Honey. Gusto mo bang samahan kita? Pahabol na tanong ni Rex at marahan pa na tumawa. Sinamaan naman niya ng tingin si Rex. Landi mo, umalis ka nga.
Humanap ka ng lalandiin mo, wag ako. Sigaw ni Honey at pinagbagsakan si Rex ng pinto. Sir, anong gusto mo ula? Napatigil si Honey sa pagsasalita nang bumungad sa kanya ang kanyang amo na may kalampungan. Mukhang tuwang-tuwa pa dahil malaki ang ngiti habang nakaakbay sa dalaga. Halatang Koreana dahil maganda. Napatigil naman ang dalawa sa paglalampungan. Tumingin si Rex kay Honey at ngumiti. Wow, mukhang hindi mo na kailangan ng uulamin ah. Puna ni Honey at umakto pa na parang namamangha. Pagkatapos ay tinignan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Who is she? Tanong pa ni Honey kahit alam niyang wala naman siyang karapatan na magtanong. Never mind, aalis na lang ako. Pwede kayong mag-order ng pang-lunch. Pero kung sa kanya ay busog ka na, huwag ka na lang mag-order. Sa labas na lang pala ako kakain. Tinatamad ako magluto eh. Pagdadahilan pa ni Honey at hindi na hinayaan pa si Rex na magsalita. Padabog niya pang sinara ang pinto. Alam niyang hindi naman ito mapapansin na galit siya dahil busy sa buwesita. Sa bisita. Honey! Tawag sa kanya ni Rex pero hindi niya ito pinapansin. Pero nahawakan pa rin siya nito dahil hindi siya agad nakakita ng taxi na masasakyan. Honey, makinig ka muna. Pigil pa nito at hinawakan si Honey sa kamay. What? Kung natatakot ka na malaman ito ng mama mo, huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong kaya bumalik ka na roon. May naghihintay sa'yo. Bitter na saad ni Honey. Bakit? Ikaw ba hindi naghintay? Hindi ka ba nangangailangan ng kasama? So what? Ano naman ngayon kung kailangan kita? Ano naman ngayon kung mas gusto ko na ako yung sasabahan mo kasi sa lintik na babaeng yun? Bakit? May magbabago ba? Tanong pa ni Honey habang naghahabol ng hininga. Nang akmang magsasalita sana si Rex, ay muling binuka ni Honey ang kanyang bibig. You know what, Rex? I really wonder if you feel the same way that I feel. Napapaisip ako kung nauutal ka rin ba kung magkalapit tayo? Did you even feel that electricity kapag magtatama ang balat natin? At higit sa lahat, bumibilis din ba ang tibok ng puso mo kapag nagkakatitigan tayo? Kasi ako, nararamdaman ko lahat ng yun, Rex. I don't know kung mahal nga ba kita. Ang masasabi ko lang talaga ay gusto kita. Gusto pa naman, di ba? Pwede pang mawala, kaya huwag kang mag-alala. Habang hindi pa ako hulog na hulog sa'yo, dedistansya ko ng sarili ko sa'yo. Kaya ngayon, hayaan mo akong lumayo sa'yo. Huwag mo akong kaawaan. Parte lang ito ng paghanga, kaya huwag kang mag-alala. Matapos sabihin ni Honey ang lahat ng iyon, ay tumalikod na siya. Naglalakad palayo sa lalaking mapanakit. Ngunit nakailang hakbang pa lang si Honey nang marinig niya ang kalabog. Kasabay nito ang pagtilapon niya at pagbagsak sa matigas na daan. Imbis na masaktan sa pagbundol, ay napatawa na lamang si Honey. Mas nasaktan pa kasi ang puso niya kaysa sa katawan niya. Honey! Kahit nahihirapan niya, ay rinig na rinig pa rin ni Honey ang lakas ng sigaw nito. Kasabay ang pagyakap nito sa kanya habang ang luha ay pumapatak. I told you, huwag mo kong kaawaan. Nahihirapan na saad ni Honey. Hindi ako umiyak dahil naawa ako sa'yo. Umiiyak ako dahil mahal kita. Please, huwag kang pipikit. Ihahatid kita sa ospital. Pakiusap pa nito. Hindi mapigilan ni Honey na mapangiti. She felt his sincerity. Ayaw man niyang pumikit ngunit hinihila siya ng antok. Huling naaalala lang niya ay kinarga siya nito habang ang mga luha ay sa kanya pumapatak. Nagising si Honey dahil sa malakas na iyak ni Rex. Nang imulat niya ang kanyang mata ay puti ang sumalubong sa kanya. Medyo nanghihina rin ang katawan niya. Hey. Mahinang tawag ni Honey kay Rex. Nakayoko kasi ito habang nakahawak sa kanyang kamay ng mahigpit. Honey? Wait, tatawag lang ako ng doktor. Tarantang saan ito at agad na lumabas. Ilang minuto lang ay bumalik na ito na may kasamang doktor. Miss Fernandez, kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa katawan mo? Sunod-sunod na tanong ng doktor. Maraha na umiling si Honey. Wala naman po. Medyo mahapdi lang ang tagiliran ko. Mahinang saad ni Honey. Tumango ang doktor at sinuri ang mga nakakabit sa katawan ni Honey. Normal lang iyan, iha. Nagasgasan kasi ang tagiliran mo nang mabundol ka ng sasakyan. Una ng doktor at saka tumingin naman kay Rex. Mr. Sarmiento, pwede mo na siyang iuwi bukas.
Iyan ay kung makagaranti ka na kaya mo siyang alagaan. Dahil kung hindi, pwede naman siyang manatili rito hanggang sa gumaling siya. Suhestyon ng doktor. Noted, Doc. I can guarantee that I can take good care of my girlfriend, kaya lalabas na kami bukas. Saad pa ni Rex at nakipagsukatan pa ng tingin sa doktor. Marahan na lamang na napatawa si Honey at napailing. Paglabas ng doktor ay nakipagsukatan naman si Honey ng tingin kay Rex. Ano? Magtititigan na lang ba tayo? Bakit hindi mo ituloy ang confession mo kanina? Pang-aasar pa ni Honey kay Rex. Sumimangot naman si Rex. Sinabi ko na kanina, mahal kita. Mahal na mahal kita. Nah, I want details. Paano mo naman nalaman na mahal mo ako? Taas kilay na tanong ni Honey at hindi ininda ang hapdi at kirot sa katawan. Ngumiti si Rex. Yung unang kita natin na halos umikot na ang mata mo dahil sa kakatingin mo sa akin gamit ang peripheral vision mo. Natatawang saad ni Rex. Napangiwi naman si Honey. Nakita mo yun? Laki naman ang mata mo. Panlalait nito para matakpan ang kahihiyan na ginawa niya noon. Oo. Kahit nasa pagkain ang tingin mo, ramdam ko pa rin ang titig mo. Kaya dahil doon, nasabi ko na ang unique mo naman. At saka nung time na nagtagpo ang tingin natin, grabe ang tambol ng puso ko. Parang gusto nang humiwalay sa dibdib ko. Hanggang sa inasar kita ng inasar, hanggang sa mas lalo akong nahulog sa'yo. Denial ako nung una kasi hindi ko matanggap na mahal kita. Hindi dahil Filipino ka, kundi dahil nahulog ako na wala ka man lang ginagawa. Yes, you made me fall in love with you effortlessly. Sinserong puna nito. Hindi maiwasan ni Honey na kiligin. Pero nang maalala niya ang babaeng nasa kondo nito, ay umusok agad ang ilong niya. At sino naman iyong nasa kondo kanina? Babae mo? Parausan? Ang galing mo naman. Alam ko namang may pangangailangan ka. Honey, that was just my cousin. Natatawang putol nito sa kanya. Napaawang ang labi ni Honey. What? Cousin mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Honey. Marahan na tumango si Rex. Opo, kaya huwag ka na mag-overthink dyan. At isa pa, simula bukas, nililigawan na kita. Mapapakilala na kita kay Mama bilang nililigawan ko. Ha? Bukas agad? Hindi ba pwedeng kapag ayos na ang sitwasyon ko? Baka mamaya tatanggapin lang nila ako dahil argabyado ako. Nakangusong saad ni Honey. Rex chuckled and pat his head. Okay, sweetheart. Kapag okay ka na, ipakikilala na agad kita sa kanila. But for now, let me court you. Gaya ng sinabi ni Rex, ay nililigawan niya si Honey. Hindi pumapalya sa pagbibigay ng bulaklak tuwing umaga at pagpapalitan ng mga sweet messages. 2 linggo na ang lumipas simula noong maaksidente si Honey. Okay na ang kanyang pakiramdam pero ang kanyang balat na nagasgasan ay naghihil pa lang. Hi sweetheart, kamusta ang araw mo? Naboard ka ba? Bungad na tanong sa kanya ni Rex na kagagaling lang sa eskwelahan. May dala itong plastic kung saan may nakalagay na apples at grapes. I'm fine. How about you? May assignments ka ba? Maybe I can help. Alok ni Honey. Umiling agad si Rex. Kaya ko na ito, Honey. At saka, dapat matulog ka ng maaga ngayon para mabilis maghili ang sugat mo. Para naman mapakilala na kita kay Mama at Papa. Hindi naman halatang excited ka, no? Anyway, this will heal soon dahil nagsimula na akong mag-apply ng ointment. Natatawa na po na ni Honey. Good. For now, umupo ka sa sofa dahil ako nang bahala sa dinner natin. Here, apples and grapes for my one and only sweetheart. Puna ni Rex at saka binigay kay Honey ang isang plastic kung saan nakalagay ang prutas. Salamat, Rex. Puna ni Honey at saka mabilis na tumungo sa lababo at hinugasan ang dala ni Rex. Lumipas ang ilang araw, ang pinakahihintay nilang araw ay dumating na. Kabado si Honey, habang si Rex ay napapangiti-ngiti na lamang. Rex, do you think they will like me? Hindi na mabilang ni Honey kung ilang beses na ba siyang nagtanong ng ganon kay Rex. Buti na lang at hindi naboryo si Rex at pangiti-ngiti lang. Chill, sweetheart. I know they will like you. Nagustuhan ka nga ni Mama. Paano na kaya ngayon? Kaya nga, noon iyon eh. Bilang assistant mo lang pero ngayon kasi iba. What if ayaw nila sa akin kasi mahirap lang kami, di ba? Hindi na mapigilan ni Honey na mag-overthink. Iyon naman kasi ang kadalasan nakikita niya noon sa mga pelikula. Kaya nga, sweetheart. Di ba gusto niya na ikaw ang assistant ko? It means
Gusto rin niya na ikaw ang mag-alaga sa akin. Kung noon nga, tuwang-tuwa siya sa'yo na assistant pa lang kita noon. Paano na kaya ngayon? May punto naman ang sinabi ni Rex. Kahit papaano, ay nakatulong iyon para kumalma si Honey. Nang nasa hapag na sila, magkahawak kamay ang dalawa sa ilalim ng mesa. Panaypalitan ang tingin kung sasabihin na ba o hindi. Hanggang sa peking umubo si Rex. Hudyat, nasasabihin na nga nito. Mom, Dad, may sasabihin ako. I will tell you once, kaya sana makinig kayo. Pangunguna na ni Rex. Nakita ni Honey ang pagtango ng ama at ina nito. Kaya naman, kahit malakas ang aircon, ay pinagpapawisan pa rin si Honey. Mom, Dad, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang... Excuse me sir, magsi-CR muna ako. Pagpuputol pa ni Honey sa sasabihin nito at saka mabilis na tumayo. Akmang lalakad na sana nang biglang hinawakan ni Rex ang kanyang kamay at sa pinagdikit. Dad, Mom, meet my future girlfriend, Honey Fernandez. Sa ngayon, nililigawan ko pa po siya. Diretsong pakilala agad ni Rex kay Honey sa pamilya niya. Sa gulat ay napaupo na lamang si Honey. Hindi niya alam kung ano ang ire-react lalo na't pabalik-balik ang tingin ng pamilya ni Rex sa kanilang dalawa. Rex, pari ka nang tumigil sa panliligaw mo sa akin. Pambasag ni Honey sa katahimikan. Naramdaman ni Honey ang pagkuyom ng kamao nito. Ang panga ay umiigting pa. What? Kanina lang sabi mo, mahal mo ko, pero magba-back out ka na dahil lang kinamama at papa? Pinapatigil kita dahil sinasagot na kita. Bunganga mo talaga parang babae, walang preno-preno. Sermon ni Honey kay Rex. Napaawang naman ang labi ni Rex hanggang sa unti-unti nang napangiti. Seryoso? Tumango si Honey at saka tumawa. Yep. Bakit? Ayaw mo? No. Siyempre gusto ko. Sa isang iglap lang ay binuhat ni Rex si Honey at saka napaikot dahil sa tuwa. Ilang sandali pa ay nagtitigad ang dalawa. Bago pa matuloy ang binabalak nilang halikan ay peke na umubo ang ama nito. Looks like wala na kaming magagawa sa pagmamahal ninyong dalawa. Rex, anak, pakaingatan si Honey. Hindi ka na makakahanap pa ng kagaya niya. At saka Honey, Dad, you can call her Fernandez na lang. Stop calling her Honey. She's not your... Pagpuputol ni Rex sa ama nito. Nabatukan naman si Rex ni Honey. Maka nakalimutan mo na Honey ang pangalan ko. Kahit na, no one can call you Honey except me. Motoridad nitong saad. Napailing na lamang ang ama at ina ni Rex sa inakto nito. Ganoon din kasi ang ama ni Rex noon sa kanyang asawa. Possessive. Okay, chill anak. Hindi ako ang kalaban mo. Anyway, Miss Fernandez, thank you for changing my son's life. Sana ay hindi ka magsawa na mahalin ang anak kong matigas ang ulo. Puna ng ama ni Rex at talagang diniinan pa ang salitang Miss Fernandez. Napangiwi si Rex. Si Honey naman ay napatawa lamang. Noted sir, makakaasa po kayo na aalagaan at mamahalin ko ang anak niyo habang buhay. Pangako ni Honey. Years passed, ang pangako ni Honey sa ama ni Rex ay kanya nang tinupad sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Rex. Hindi naman sukatan ang pagpapakasal sa pagmamahal. Pero ang kasal ang magsisilbing pundasyon para mas lalo pang titibay ang inyong pagmamahalan. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out to Arlene Sabalande from Davao de Oro, Rachel Ranges from Pangasinan, Alice Ahulga from Canada, Christine Datul from Solana, Cagayan, Rose Bulacito from Payatas, Quezon City, Mirna Amosco from Dolores, Eastern Samar, Miss Fofa ng Hong Kong at Annabelle Tomines from Hong Kong too. Hello din to Lilibeth Durban from Holy Land, Israel, Shang Ling from Batangas City, BN from Singapore, at Dinalyn Delfinado listening from Singapore. Hanggang sa muli po, ingat!